What is up mga kaitlog? Andito na naman tayo sa pinabagong video at sa video na to, gabi natin mas maikli yung ating naging review or yung naging ating feedback doon sa ating boss raid. Dahil recently I uploaded a video na medyo mas mahaba at ginawa ko po yung video na yun after po ng trabaho. At dalawang araw na po akong walang tulog ng mga panahong iyon. At medyo hindi maayos o medyo hindi concise yung pagkaka-review or pagbigay natin ng feedback doon sa video na yun. Kilala niyo naman ako, yung mga matatagal na dito sa channel na to, I always do contents na precise at malinaw sa mga nanonood. At bilang si Maku sa video na ito, ako pa rin naman ito, ang original na naging host ng My Divine Pet Adventures na si Shin, ang gumawa ng tutorial na mas pinadali ang, let's just say, lahat na tutorial na meron dito sa YouTube para mas mabilis kayong makabili or makapag-sign up or join dito sa My Divine Pet. And as always, I would like to provide you yung mas malinaw at mas maayos na content. So before we start the video, I would like to do a quick shout out dun sa mga nag-comment dun sa previous video natin na sila Mark, Makabuhay, tsaka si Greg. And especially dito, shout out natin si Jetro Realista na nag-comment na binasa ko daw yung information at mali-mali pa. Pasensya na dahil yun nga, katulad ng sinasabi ko, halos 2 days na akong walang tulog. At normal ho sa akin na kapag walang tulog ay hindi makapag-isip na maayos. Pero ngayon nakatulog naman ako ng mga 5 to 4 hours siguro. I am not even sure dahil pagkagising ko, hindi dito ako sa upuan at nakatulog. Pero okay lang yan. Yun. So, yun nga. Meron na tayong boss fight dito sa ating My Divine Pet na game. At so far, dun sa ating community, I was able to receive a few feedback dito nga sa game. At yun ang ating pag-uusapan sa video na ito. Alright, what's up sa inyo lahat? Magandang gabi, magandang umaga. Depende kung anong oras nyo pinapanood ang video na ito. So, yun nga, just like what I've said, we will do a quick and short review or feedback video para dito sa ating boss fight sa My Divine Pet. So, i-zoom in lang natin itong screen natin dito. So, ayan, as always, we are using yung mobile device. Dahil wala tayong PC dito sa kunasan tayo ngayon at naiwan ang ating PC kung saan tayo originally located. Okay, so habang nagaganap yung boss fight dito sa ating screen, we will be checking muna yung mga information ng boss fight. So let's start dun sa leadership board. So hindi na natin siya open dahil matagal siya mag-load. So dito sa leadership board na located sa bottom left side ng screen natin, dito mo makikita yung ranking ng damage dealt ng mga players. So ang nakalista dyan ay yung rank at yung address at yung damage dealt ng bawat address na nakalista dito sa leadership board. At ang pinaka-importante dyan is yung equivalent na reward na makukuha nila after the boss fight. So dito sa information ng ating mismong boss fight, it was mentioned na kapag ikaw ay nasa rank 1, ikaw ay makakakuha ng 4,000 DPET token. So yan ay top 1 or rank 1. At habang bumaba ang iyong rank, hanggang 500, no, top 500, makakuha ka ng 20 DPET token. Pababa siya. So, pagdating mo ng 501 hanggang 1,000, makakakuha ka ng 4,000 elixir. At hanggang 75,000 na rank or top 75,000, yan ay makakakuha ng 500 elixir. So, what if mababa ka sa 75,000 na rank? Ibig sabihin, wala ka makukuha. Ang makukuha mo lang is yung elixir na mismong nandirito sa ating damage dealt. So every 1,000 damage na magagawa mo sa iyong boss ay meron kang makukuhang 1 elixir. So as you can see here, kakatapos lang ng ating boss level 6, no, at na-defeat siya, hindi pa ata nakakapasok lahat na pets. So meron tayong nakuhang 1 elixir. Dahil ang pinasok kong pet dyan ay level 10 non-evolve na Rudolf. So napansin ko lang sa game din, no, na pag ang pinasok mo ay level 10 not evolved pet ay usually nakakaabot naman siya ng 1,000 damage. Ibig sabihin, may makukuha kang 1 elixir. I was able to enter din isang pet na evolved siya, nasa level 16 ata, and I was able to get like 11 elixir. So, ibig sabihin, 11,000 na damage dealt ang nagawa ng isang pet na iyon. So, dito sa upper left side, nakikita mo yung accumulated mo na elixir, which I have 23 as of this moment. So, ang susunod ng level na ay level 7 na boss. At maghihintay tayo ng 10 hours bago lumabas yung next boss. Makikita natin yan, yung timer, sa upper right side. At dito, mapapansin nyo din na merong sign up button. So, pag pinindot mo yung sign up button, lalabas lahat ng mga pet mo na available na pwede mong ipasok sa boss raid. So, magkakaroon ng time frame dito, which is 10 minutes,
para makapag-select ka ng iyong pet na gustong ipasok. Just bear in mind, you have to check yung element ng boss bago ka mamili ng pet. Kasi meron yan 20% additional damage sa boss if you choose to select yung weakness na element ng boss. At makikita natin yan dito sa information. Ayan. So, sa page 4 of 8 ng how to play or information ng ating boss fight, it was mentioned na may 20% additional or bonus damage for the weakness or element na kukontra doon sa element ng boss. Alright, so after mo magpasok ng iyong pet within that 10 minutes, magkakaroon ng additional 2 minutes para i-transport yung pet or lahat ng pets na naipasok sa boss raid dito, sa isla na ito. So, ibig sabihin, ang ginawa ng devs ay nagbigay sila ng oras para hindi siya maging mabigat masyado dun sa server. And I also would like to mention na din na kapag nag-sign up ka ng pet mo, at least make sure na makakapasok ka within the first minute or makakapag-sign up ka within the first or two ganyan minutes of that 10 minutes. Kasi usually kapag late ka na nakapasok at ang boss ay natalo na or nag-0% nang hindi pa nakakalabas ang pet mo, possible wala kang makuhang reward dahil hindi ka makakapag-damage dun sa boss. Kasi ang binibilang dito sa boss fight ay yung dealt damage ng iyong pet doon sa boss. At yun din yung nirarank dito sa leadership board. Another thing sa leadership board is meron din ditong tab to show kung sino yung last hit sa boss. So same thing, it would show yung level or yung rank ng boss and yung address ng wallet mo kung sino man yung naka-last hit. And then yung specific reward. So for the reward ng last hit, it was also mentioned here in the information, which is nasa page 7 of 8 ng how to play. Sa level 1 to 5 na boss, kapag ikaw ang naka-last hit, ay meron kang 5D pet token. So dito naman, habang tumataas yung level ng boss, tumataas din ang reward. So as mentioned on our previous video, na merong 100 levels ang boss. Na na-mention naman din dito sa page 1 of 8 ng how to play or information ng boss raid, na there are 100 level bosses with the limited time to defeat and they will escape when the time expires. Every day there will be 3 bosses appeared in different times. So usually they give 5 hours to defeat the boss. And every day merong 3 boss na lalabas sa iba-ibang oras. Yan yung sinabi nila. So ang pinaka last na boss is level 100. At if ikaw ang makakalast hit dun sa boss na yun, magkakaroon ka ng additional 100 D-Pet token. Just to add up, no, dito sa page 2 of 8 ng ating information ng boss fight, it was mentioned na ang recovery time ng isang pet na nakapasok dito sa boss fight ay 192 hours and that is 8 days. At it was mentioned na they won't be able to produce silver or cannot be used sa Happy Forest for breeding. Napansin ko lang na yung mga pinasok kong pet dito sa ating boss fight ay still nagpo-produce ng silver. So I'm not sure if it's a glitch, but so far sa napapansin ko sa boss fight, there are a few glitches at medyo mabigat, parang hindi kaya ng server yung mga pumapasok na pets. One of the feedback also that I got from our community is yun nga, kahit daw sa PC is meron silang napapansin na lag, nagiglitch din, and same thing dun sa nakikita ko dito sa ating mismong boss fight is kapag nag SS na yung boss, ang unang namamatay ay yung mga evolved pet at yung mga level 10 ay naiiwan. Same thing na napansin din yan ng mga PC users na nasa ating community. Which is a good thing na merong feedback na naibibigay sa my DeFi pet. At it's also a good thing if you extend time na i-share yan sa developers ng my DeFi pet through the report option dito sa ating settings, no? Sa in-game meron tayong settings and then from there you will see a button report. So pwede ka mag-provide ng feedback dyan sa napansin mo dito sa ating boss fight. And they will definitely check that and that will help them as well para i-upgrade or i-update yung ating event dito sa my DeFi pet. And I also would like to add, no, itong elixir na to ay hindi naman siya basta-bastang reward lang. Actually, ang elixir ay pwede mo siyang magamit to exchange for DeFi. I just don't have the specific yung exchange rate ng elixir to DPET, but I will definitely post that on our community once I have a specific tsaka yung tamang conversion ng elixir to DPET. At dito sa page 5 of 8, kinonfirm din nila na every 1,000 damage you'll get 1 elixir. Yan yung sinasabi ko kanina. So sa isang araw, you only have a maximum of 50 elixir. So hindi ka daw pwede sumobra sa 50. So itong tinutukoy na 50 elixir dito is ito yung dealt damage dito sa in-game ng boss raid. So kapag naka 50 accumulated ka na within a 24 hour period, hindi ka na pwede mag-earn ng additional elixir. So technically iba pa yung reward dito sa ating leadership board kung nasa bracket ka ng elixir na reward. So if hindi nyo masyado nagigets yung gusto kong sabihin, dito sa ating leadership board, nakikita nyo dyan na merong reward na elixir.
which was mentioned dito nga din sa ating information, na simula sa top 501 to top 75,000, elixir ang reward. So, separate pa tong elixir na to dun sa 50 na sinasabi na maximum per day. So, ito lang yung dealt damage na makakuha ka ng elixir. At all of the rewards na makukuha mo dito sa boss raid ay can be claimed after the boss season ended. So, ibig sabihin, after ng 100 na levels ng boss dito sa boss fight, you'll have an option to claim all of your rewards. Mapa-elixir man yan or DPET token man yan. Okay, so let's just run through the buttons na meron tayo dito. Yun nga, as I mentioned, sa upper left side, nakikita mo yung accumulated elixir na nakokolekta mo or nakiklaim mo through your damage dealt. At yung damage dealt mo, makikita mo yan sa baba ng ating icon ng elixir dito sa left side. At sa bottom left side naman, yung leadership board, katabi niyan is my pets. Technically, that's a view of all of your pets. And next is yung info. Yan yung a brief information or details ng ating event. And then yung transactions. So for the transactions, dyan mo makikita yung mga i-claim mo na rewards dito sa boss fight. As of this moment, wala ka pa makikita dyang information since hindi pa naman tapos yung boss fight. And next is, dun banda sa may right side, nakikita mo yung Pets Legion. Pets Legion is a list of pets na na-sign up dito sa ating boss fight. So, every level ng boss, again, you'll be given 10 minutes to sign up your pets at dyan siya lalabas sa Pet Legion. Makikita mo rin dyan kung ilang pet yung na-sign up or nakapasok dun sa specific level ng boss na available dito sa ating event. And the next button, katabilang ng Pets Legion, is yung sign up button. Pag-click mo dyan, nakikita mo rin lahat ng pets mo. And on that specific page, meron tayong makikitang sign up button sa may baba. So dyan, nakikita mo rin kung ilang pet food ang kailangan mong ibayad para ma-sign up mo yung pet mo. Based on my experience, kapag level 10 non-evolved pet, ang kailangan mo ibayad is 10,000 pet food. If nasa level 18 to 19 ay around 160,000 pet food. At kapag nasa mga level 14, ganyan, I think it was around 60,000 pet food yung aking nagamit para maipasok yung specific pet na yun, which is si Spike. Again, yun nasa may taas, sa may right side, yan yung timer. Dyan mo makikita yung timer ng susunod na boss. Dyan mo makikita yung timer na available yung boss dito sa boss fight. Usually, they give 5 hours nga to finish or to defeat the boss. And after that, meron ding timer for the sign up, yung 10 minutes, and another 2 minutes to transport all of the registered pets dito sa isla na to. At on the middle part of the screen, sa may bandang taas, kapag meron boss na available dyan, makikita natin yung HP ng boss. So 100% yan na kailangan nating bawasan, at makikita natin yung element din ng boss at yung level ng boss na available. And then sa baba ng HP percentage ng boss, makikita din natin yung percentage kung kailan sila or kung kailan yung boss gagamit ng SS or yung kanilang superpowers. Pero yun, kamalas-malasa mo lang na kapag lumabas ang pet mo at nasaktuhan dun sa percentage na yun, most likely, hindi ka makakapag-dealt ng mas malaking damage or possible na mamatay din agad yung pet mo pagkapasok pa lang. So, a few feedback din dito sa ating UI at medyo pinag-aksayan din ng oras yung interface. Makikita natin na yung water, yung tubig, no, na nakapalibot dun sa isla ay maayos ang pagkakagawa. Well executed. As well yung isla, the combination of the colors as well as yung parang ginamit nilang effects is umi-effect naman yung mga lava-lava na yan. Pero ayun nga, as an artist, no, giving a review sa isang artwork, I would say na maganda siya for a game katulad nitong My DeFi Pet. Medyo 3D yung tsura niya. Pero kung technicalities, hindi siya ganun well executed, lalo na yung paglapag ng boss. They had to dim yung screen or parang nagiging kulay white yung screen para makover lang yung animation na pagbaba nung boss. Some of the graphic designer call it parang pangdaya kumbaga. Para maitago yung mismong galaw or effect nung pagbaba ng isang character sa surface. Ewan ko kung medyo nagigets yung part na yun, pero yun, I am explaining as an artist, as a graphic designer or whatnot, kung ano man tawag natin dyan, no? Tapos yung placement ng portal, no? Maayos tong nandi dito banda, pero itong nasa kabila is hindi siya naka-angulo ng parang naka-tagilid since itong part na to is medyo side na ng isla. Anyways, pero hindi naman ganun yan masyado ka-importante, no? Ang importante is yung mismong game is functional na siya. We are able to sign up pets. Makakuha tayo ng rewards after the event. So, yun naman yung importante dito. At huwag natin masyadong isipin na elixir lang yung nakukuha natin dito if nasa mababang rank ka or nasa top 501 ka pababa or pataas, let's just say. Kasi magagamit din natin itong elixir in-game. And in addition, pwede naman natin siya i-swap sa DPET token na pwede natin i-swap sa
actual currency natin, mapapeso man yan or US dollars man yan. So kumbaga ang boss fight ay nangyayari is parang nagko-convert ka lang ng pet food mo into elixir, or kung maswerte-swerte ka, nagko-convert ka ng yung pet food papunta sa DPET token. So ganun yung nagiging process or nagiging transactions. Nagkakaroon lang ng interaction dahil nga laro siya, dahil game na to. Pero kung ikukumpara natin siya doon sa previous na naging boss fight, yung unang-unang boss fight na BNB ang binabayad or nagbabayad pa tayo ng gas fee, mas okay to, dahil before yung nagbabayad tayo ng gas fee or BNB, ang daming hindi nakapasok, ang daming hindi rin nakakuha ng rewards. Maswerte lang yung mga nakapasok, nakachamba na makakuha ng reward na DPET tokens. So dito, meron tayong 10 minutes na allotted time. So ibig sabihin, kung medyo mahina ang internet mo, yun na lang siguro yung magiging problema mo kapag nagpasok ka ng pet. Pero I wasn't able to encounter any trouble na magpasok or sign up ng pet dito sa boss fight. Ngayong version 0.6. So for me, all in all, okay naman siya. Yung onting glitch, onting lag is tolerable naman. So kung i-score natin to, no? 10 being the highest and 1 being the lowest, I would say nasa 8.5 si my DeFi pet dito sa event na ito. There are a lot of improvements pa na pwedeng gawin. But then again, it's a beta test. So far, so good pa naman siya. At hindi naman ako yung isa sa mga nag-aabang ng marketplace para ibenta yung mga pets ko. So yung invest ko naman dito, I already consider it as wala, no? Wala na, ganon. At yung mindset ko sa kahit ano namang NFT game na pinapasukan ko is always positive. I'm not being a FUD. But of course, it's normal if you have bad feedbacks dun sa game. So kung magpa-FUD man ako or you would consider me as a FUD, siguro I will categorize myself as a FUD na nag-iisip, no? A FUD na nag-provide ng feedback dun sa bagay na nakita kong hindi okay. Kasi syempre we have to, kailangan natin siyang pansinin, no? Because that feedback will actually help the developers to improve the game. So always, yung ginagawa kong move every time I see something na hindi okay or it needs improvement is I utilize yung report nga button dito sa ating in-game. Kasi for sure, they are checking those forms for troubleshooting ng game at para i-assist din tayo if in case we have issues. Katulad ng mga breeding na hindi nabibreed or wala kayo nakukuhang egg or purchase ng egg na walang lumalabas na pet. So definitely binabasa nila yung mga report na yan, yung mga forms na sinisend natin. Alright, so that's it for this video. Yun lang yung maikling feedback and review natin dito sa ating boss fight. If hindi ka pa nakasubscribe sa channel to, please do subscribe. At if meron ka kahit papano natutunan sa video na ito, please hit that like button. And if you have feedback, you can go ahead and comment that, just make it constructive. Dahil nagbabasa po ng comments nyo ay hindi po bobo. Especially yung mga matatagal na dito sa channel natin. No? I believe na all of these people are intelligent at nakakaintindi ng mga simpleng bagay na inahatid natin sa mga video sa channel na to. So I hope all of you are safe. Again, this is your resident host, Maku. You have a nice day. Peace.